Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2018 na pinamagatang Hunter Killer. Nagsisimula ang pelikula sa submarino ng USS Tampa Bay na sumasalamin sa submarino ng Russia, Konak, sa Arctic. Ito ay nananatiling hindi natukoy sa kabila ng pagiging 400 yarda lamang ang layo mula sa kabilang submarino. Ilang sandali pa, nakarinig ng malakas na pagsabog ang mga tauhan mula sa submarino ng US. Sila ay sinasalakay hindi ng Russian submarine kundi ng isa pang hindi kilalang submarine sa itaas mismo ng mga ito. Sinusubukan nilang ibaba ang submarino sa 700 talampakan, ngunit huli na dahil ang isang torpedo ay ilang segundo na ang layo mula sa pagtama. Binaril ang submarino ng US at napatay ang lahat ng tauhan. Ipinaalam kay Admiral John Fist na nawawala ang USS Tampa Bay. Nakababahala ito dahil walang ibinalita ang submarino sa radyo, at walang naiulat na masamang panahon sa lugar. 2 oras na ngayon ang layo ng submarine mula sa base. Ipinaalam ni Fist kay Admiral Charles Don Egan ang tungkol sa sitwasyon. Mas nababahala si Don Egan tungkol sa classified system sa submarino. Ipinaalala ni Fist sa kanya na mayroong 110 lalaki din doon. Wala pa silang ideya na binaril ang submarino, at lahat ng lalaking sakay ay napatay. Nakatanggap ng tawag si Joe Glass habang nangangaso. Sinabihan siyang maghanda dahil dadalhin siya ng helicopter sa base. Dumating siya sa base habang ang USS Arkansas ay inihanda para sa kanyang misyon. Siya ang naatasang hanapin ang nawawalang submarino ng US. Ibinigay ni XO Brian Edwards ang isang sober na naglalaman ng order mula sa 6th Fleet. Matapos basahin ang nilalaman, inutusan ni Kapitan Joe Glass si Edwards na tawagan ang mga tripulante dahil malapit na silang umalis. Ipinaliwanag ni Edwards na ang crew ay binigyan ng 2 araw na bakasyon at imposibleng mahanap silang lahat. Nakita ni Glass na hindi ito katanggap-tanggap at nagboluntaryong tulungan ang opisyal na hanapin ang mga tripulante. Sa bagay, 2 lang naman ang club sa lugar. Hindi naman siguro ganoon kahirap hanapin ang mga ito. Ang submarino na gagamitin sa misyon ay inihahanda na, at ang mga torpedo ay ikinarga. Pumasok siya sa loob para tingnan ang mga crew at kagamitan. Nagbibigay si Glass ng anunsyo tungkol sa kanilang misyon na hanapin ang nawawalang submarino ng barkong pandigma. Nagtakda rin siya ng mga inaasahan kung paano niya patakbuhin ang barko. Ang bawat isa ay inaasahang susunod sa kanyang mga utos. Siya ay nagbibigay ng tapang, at sinasabihan niya ang kanyang mga tauhan na gawin ang lampas sa kanilang mga limitasyon kung kinakailangan upang gumanap. Nilapitan ni Jane Norquist ng National Security Agency si Admiral Fisk at ipinaalam sa kanya na kailangan niyang bigyan ng tagubilin ang Pangulo sa loob ng 1 oras. Sinubukan niyang humingi ng impormasyon mula sa hukbong dagat ngunit nabigo siya. Binanggit ni Fist na 2 pagsabog ang naobserbahan mula sa Kola Peninsula sa mismong lokasyon kung saan nawawala ang submarino ng US. Binanggit ni Norquist na binabantayan nila ang Pangulo ng Russia. Umalis siya kasama ang kanyang pangunahing seguridad patungo sa lokasyon kung saan nangyari ang pagsabog. Siya at ang kanyang koponan ay umalis bago nangyari ang mga pagsabog. Siya ay dapat na magkaroon ng 1 pulong sa kanyang defense minister, na si Duryo. Ipinaalam ni Cobb kay Glass na nakasakay na ang crew at handa nang umalis. Sinusubukan niyang bigyan si Glass ng pampaswerte na barya para sa misyon na ito, ngunit tumanggi si Glass. 1 barya lang ang dala niya sa bulsa. Yung nakuha niya sa dati niyang submarine. Ang USS Arkansas ay patungo na ngayon sa Barents Sea. Nag-utos si Glass na ilubog ang submarine at itakda sa lalim ng 300 talampakan. Si Zakarin, ang Pangulo ng Russia, ay dumating sa Poliorny Naval Base upang makipagpulong sa kanyang defense minister, na si Duryev. Kinumpirma ni Duryev na nakipag-ugnayan ang Washington. Ipinaalam din sa kanya ni Duryev na hinintay nila ang kanyang pagdating bago tumugon. Ang submarino ng USS Arkansas ay 40 milya na ngayon mula sa baybayin ng Russia. Binabalaan ni Glass ang kanyang mga tauhan na maaaring hindi sila ang mauna sa lugar. Iniutos niya ang pag-deploy ng SISCAN. Hindi magtatagal para matukoy ng device ang 1 bagay. Kapag lumalapit ang SISCAN, natagpuan ang nasirang US submarine. Nadiskubre rin ang mga bangkay ng mga tauhan. Hiniling niya kay Jimenez, ang operator, na ilipat ang SISCAN patungo sa ilalim upang malaman kung ano ang sumisira sa submarino. Laking gulat ni Glass nang makita ang 1 malaking butas na tila mula sa pag-atake ng torpedo.
pagkatapos ay inutusan niya silang bantayan ang kanilang mga istasyon ng labanan. Hiniling din niya sa isang sundalo na bumalangkas ng mensahe na nagsasabing ang USS Tambi Bay ay lumubog dahil sa aksyon ng mga kalaban. Isang kakaibang tunog ang nakuha ng Siskan. Mukhang galing sa itaas nila. Hindi nila alam na ito ay isang submarino na may mga torpedo na naghihintay na tirahin sila. Pagkatapos ay naglunsad ang mga Ruso ng 2 torpedo. Ang submarino ng USS Arkansas ay maaaring makaalis sa pamamagitan ng paggamit ng mga evasion device. Inutusan ni Glass na maglunsad ng sarili nilang pag-atake, ngunit hindi nila mahanap ang eksaktong lokasyon ng kanilang target dahil sa maraming panghihimasok sa ibabaw. Ang submarino ng Russia ay madiskarteng nakaposisyon sa pagitan ng mga iceberg. Pagkatapos ng isa pang pagtatangka na eskan ang lokasyon nito, nagagawa nilang matukoy ito sa pagkakataong ito. Ang torpedo ay nakahanap ng tamang daan, at ito ay tumama sa target sa oras na iyon. Ang submarino ng Russia ay nawasak. Ang USS Arkansas ay hindi paligtas dahil 2 torpedo ang patungo pa rin sa kanilang direksyon. Kailangang makabuo ng diskarte si Glass upang maiwasang matamaan. At inutusan ni Glass na dalhin ang submarino sa lokasyon ng USS Tambi Bay. Ang 2 torpedo ay malapit na sa kanilang submarino. Tama, nang sila ay malapit ng tumama sa USS Arkansas, ang submarino ay nagmamaniobra ng gusto sa kanan, at ang mga torpedo ay tumama sa submarino ng Tambi Bay sa halip. Ang pagsabog ay sapat na mapanira para maramdaman nila ang epekto mula sa loob. Maaring iyon na ang katapusan nilang lahat. Ipinaalam sa Pangulo ng Russia na ang kanilang submarino ay pinalubog ng mga Amerikano. Iminumungkahi ni Durev na tumugon sila kaagad at gumanti. Hindi makapagbigay ng utos si Zakarin sa ngayon dahil gusto niyang makausap muna ang US President. Samantala, nakarating na kay Admiral Fisk ang mensahe mula sa USS Arkansas. Alam na nila ngayon na ang USS Tambi Bay ay sadyang inatake ng mga Ruso. Nakuha ni Fisk ang go signal mula kay Admiral Charles Don Egan upang ilipat sa posisyon ang pinakamalapit na pangkat ng Navy na tutulong sa kanila. Sinabi rin sa kanya ni Don Egan na nagpadala na siya ng mga espesyal na operator, isang pangkat ng Navy SEAL sa ilalim ng utos ni Lieutenant Bill Beeman, sa Russia upang matukoy ang mga intensyon ni Zakarin. Pumunta ang pangkat ng SEAL sa kanilang target na lokasyon, ngunit isa sa kanila ang nasugatan. Pinamamahalaan nilang iposisyon ng ligtas ang kanilang sarili. Pagkatapos ay nagpadala sila ng isang surveillance device, ngunit hindi sila makakuha ng malinaw na footage dahil sa matinding panghihimasok sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, naaalis na nila ang panghihimasok. Pagkatapos ay makikita nila si Durev na tila nasa isang misyon mismo. Nagulat si Zakarin nang makitang nakadeploy ang destroyer. Hindi iyon ang utos niya. Sinabi sa kanya ni Durev na maaaring atakehin sila. Dahil doon, tinataka niya ang base at isinara ang lahat ng komunikasyon bilang pag-iingat sa seguridad. Dito na pagtanto ni Zakarin na si Durev ay nagsasagawa ng isang digmaan. Pagkatapos ay dinala siya sa labas kung saan pinapatay ang kanyang mga tauhan. Ang insidenteng ito ay nasaksihan ng SEAL team at ng mga opisyal na nanonood sa pangyayari. Ang Pangulo ay binibigyang kahulugan sa kung ano ang nangyayari. Balak ni Durev na mag-trigger ng digmaan sa pamamagitan ng pagmumukha sa mga Amerikano na sila ang nanghihimasok. Iminumungkahi ni Admiral Charles Don Egan na hindi nila pinapayagan si Durev na makakuha ng tactical na kalamangan. Iba ang naiisip ni Norquist. Naniniwala siya na nakikipag-usap lang sila sa isang ministrong gutom sa kapangyarihan. Nais ni Durev na makisali ang mga Amerikano. Iminumungkahi ni Fisk na iligtas nila ang Pangulo ng Russia at dalhin siya sa Moscow kung saan maaari niyang mapanatili ang kanyang posisyon at wakasan ang digmaan. Pinaalalahanan sila ni Fisk na mayroon na silang isang pangkat sa posisyon upang gawin ito. Inutusan ng Pangulo ang Navy SEAL na maghanda kung sakaling kinakailangan nilang harapin si Durev. Isinasaalang-alang na ng Pangulo ang mungkahi ni Fisk na iligtas ang Pangulo ng Russia. Inilunsad muli ang Siskan. Sa pagkakataong ito, natagpuan nila ang lumubog na submarino ng Russia, na ang Konak. Nagulat si Glass at ang kanyang mga tauhan nang makakita sila ng malaking butas sa submarino. Ito ay tila mula sa isang torpedo attack. Walang pinaputukan ang USS Tambi Bay ng torpedo. Nang suriin pa nila, lumalabas na sa loob ng galing ang pag-atake. Ang ibig sabihin ay sinadyang sinira ang submarine para magmukhang inatake ito ng mga Amerikano. Nais iligtas ni Glass ang mga nakaligtas.
Ang kanyang mga tauhan ay hindi natuwa sa plano dahil naniniwala pa rin sila na sinira ng Konak ang Tampa Bay at pinatay ang mga sundalong Amerikano. Nababahala sila na ang mga Ruso ay patungo na rin sa kanilang landas matapos ang kanilang submarino ay natamaan kanina. Itinuro ni Glass na kung walang itinatago ang mga Ruso, iniligtas sana nila ang Konak. Alam ni Glass sa puntong ito na ang mga Ruso ang nasa likod ng pag-atake ng kanilang sariling submarino. Inutusan ni Glass na ilunsad ang Mystic upang ang ilan sa kanilang tauhan ay makalapit sa submarino ng Russia. Ang Mystic ay nahihirapang lumapag dahil sa malalakas na agos ngunit ligtas na nakakabit sa submarino. Nang buksan nila ang tranka, tatlong Russian survivors ang halos malapit ng mamatay dahil sa lamig. Sila ay naghihirap mula sa labis na lamig. Sinalubong sila ni Glass at nag-utos na ipasuri sila sa isang doktor. Nais din ni Glass na ihiwalay ang kapitan ng submarino ng Russia. Hanggang sa makatanggap siya ng utos mula sa kanyang mga opisyal, ang mga nakaligtas sa Russia ay mga bilanggo ng digmaan. Ipinaalam ni Glass sa kanyang mga tauhan na inutusan silang pumunta sa base ng Polyarny. Ang lugar ay lubos na ipinagtatanggol ng mga maninira, ngunit ang kanilang tulong ay lubhang kailangan ngayon. Ang kanilang gawain ay kunin ang pangkat ng Navy SEAL at iligtas ang Pangulo ng Russia, si Zakharin, na ngayon ay nasa ilalim ng kustodiya ni Duryev. Ang paglapit sa Polyarny nang hindi malalaman ay magiging isang malaking hamon para sa kanila, kahit gaano man sila kaingat. Kailangan nila ng lokal na navigator. Doon na pagpasyahan ni Glass na kausapin ang kapitan ng Russia na iniligtas nila kanina. Naniniwala pa rin ang kapitan ng Russia na sinira ng mga Amerikano ang kanilang submarino. Si Glass ay nagpapakita sa kanya ng ebidensya na ang submarino ay sumabog mula sa loob palabas. At sinabi rin sa kanya ni Glass na kailangan nila ng tulong niya para iligtas si Zakharin. Si Kapitan Andreev ngayon ang kumokontrol sa submarino dahil mas alam niya ang lugar kaysa sinuman. Galit na galit si Edward sa planong ito at napag-alamang ito ay walang ingat dahil ilalantad nila ang mga classified na impormasyon. Sa kabila ng protesta, binibigyan ni Glass si Andreev ng awtoridad. Nagagawa niyang ligtas na dalhin ang submarino kung saan ito dapat naruroon. Pagkatapos ay nagpadala si Glass ng dalawang tauhan upang iligtas ang SEAL team at ang presidente ng Russia. Nagagawa ng pangkat ng SEAL na isulong ang posisyon nito at iligtas si Zakharin. Isa sa kanila ang namatay. Dalawa sa mga sundalo ang nagdala sa Pangulo kung saan naghihintay ang Mystic. Isang sundalo ang napatay habang ginagabayan niya si Zakharin patungo sa Mystic. Ang isa pang sundalo ay bumalik sa baybayin upang iligtas ang isa pang sundalo na naiwan. Nakita ng USS Arkansas ang isang malakas na warning signal. Sinabi sa kanila ni Kapitan Andreev na ito ang barkong pandigma ng Russia. Pagkatapos ay nagsisimula itong umatake sa kanila. Nagtutulungan sina Andreev at Glass upang makaligtas sa pagsalakay ng mga Ruso. Dinala ang submarino sa seafloor. Bagamat ang paglipat na iyon ay nagpapahintulot sa kanila na makalayo pansamantala, nakakasira din ito sa ilang bahagi ng submarino. Ang barkong pandigma na Yevchenko ay ilang sandali na lamang ang layo mula sa kinaroroonan ng submarino. Wala silang pagpipilian kundi hayaan si Kapitan Andreev na makipag-usap sa tripulante sa barkong pandigma. Pagkatapos ng lahat, siya pala ang nagsanay sa mga lalaking ito. Sinabi niya sa kanila na nakasakay siya sa submarino ng US. Ang kapitan ng Yevchenko ay nakatanggap ng tawag mula kay Duryev na humihiling na sirain niya ang Arkansas. Nagtatapos ang pelikula kay Glass na nakatanggap ng direktang utos mula kay Admiral Don Egan na paputukan ang Yevchenko. Isang standoff ang nangyayari. Ilang sandali pa, ang Polyarny Naval Base ay naglunsad ng mga pag-atake ng missiles laban sa Arkansas sa pamamagitan ng utos ni Duryev, ngunit sila ay naharang ng Yevchenko ilang segundo bago ang epekto. Ang barkong pandigma pagkatapos ay naglulunsad ng isang pag-atake ng missiles sa sarili nilang kasamahan, na tina-target ang Polyarny, kung saan si Duryev ang namumuno. Ang lugar ay lubhang nawasak. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.